IELTS learners. I am Tutor Chaddy, your science buddy in Alternative Learning System, Learning Strand No. 2 High School. Bago tayo magpatuloy para sa ating talakayan ngayong araw na ito, nais ko lamang kayong kamustahin. Kamusta na nga ba kayo? Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Sa mga gantong panahon ay ang pinaka-importante ay ang ating kalusugan. Okay? Upang simulan ang ating tutorial session sa araw na ito, may katanungan ako sa inyo mga minamahal kong IELTS learners. Naisip niyo na ba kung ano ang mangyayari kung hindi na-invento ang mga gadgets at appliances katulad ng cellphones, microwave, printer, camera, computers at TV? Magaling! Iyan din ang aking naisip. May hihirapan tayong lahat na mapadali ang ating mga gawain. Para sa araw na ito, ay tatalakayin natin ang leksyon tungkol sa teknolohiya at ang mga benepisyo na ating nakukuha sa mga bagay na ito. Ngunit, bago tayo magpatuloy sa ating tutorial session, nais ko lang munang sabihin sa inyo ang ating mga objectives. Okay? By the end of the lesson, the IELTS learners will be able to, first, identify various developments related to technology. Second, letter B, explain the good benefits of technology. And lastly, letter C, enumerate the negative effects of technology. Okay? Handa na ba kayo para sa ating leksyon sa araw na ito? Tara na at ating pag-usapan at umpisaan ang ating pagtalakayan tungkol sa technology, its benefits and negative effects. Okay? Ano nga ba ang science? Science is the systematic observation of natural events and conditions in order to discover facts and create things related to them. Ang agham o science ay ang pag-aaral ng mundo sa paligid natin. Natutunan ng mga siyentista ang tungkol sa kanilang paksa sa pamamagitan ng pagmamasid, paglalarawan at pag-eksperimento. Ano naman ang technology? Technology refers to discoveries and inventions which are the things that human uses every day. It is also the application of scientific knowledge. Ang teknolohiya ay isang aplikasyon na naaayos sa loob ng isang hanay ng kaalaman at makakasanayan upang makalikha ng isang solusyon na magbibigay daan sa ating bilang isang tao na masayahan ang ating mga pangangailangan o malutas ang isang tukoy na problema. Ang teknolohiya ay may tatlong aspeto. Ito ay ang discovery, invention, at innovation. Ano-ano nga ba ang mga ito? Umpisahan natin sa discovery. Discovery means finding out and learning about something that already exists. Ito ay ang paghahanap o pag-aaral sa mga bagay na nag-exist na. Halimbawa ay ang mga bituin sa ating kalawakan. Noong una ay akala natin na iilan lamang ang mga bituin sa ating kalawakan kapag gabi na. Ngunit, nung nagkaroon ng masusing pag-aaral tungkol sa mga ito sa tulong ng mga makabagong imbensyon, ay napag-alaman natin na bilyon-bilyon pala ang mga bituin sa ating kalawakan. Ano naman ang imbensyon? Invention means to create something. Ito naman ay ang paggawa ng mga bagay-bagay na hindi pa nag-exist sa ating buhay. Halimbawa na lang ay ang mga appliances tulad ng TV at refrigerator. Ito ay mga likha ng mga siyentista na di naman nag-exist noon. Okay? Technology includes the use of both primitive and modern technology. Ano-ano kaya ang mga ito? Umpisahan natin sa primitive technology. Primitive technology refers to the old technologies or the things that were created thousands of years ago. Ito yung mga teknolohiya na naimbento noong unang panahon, katulad na lang ng paggamit ng bato at tapoy sa pamumuhay ng mga sinaunang tao. Ano naman ang modern technology? Modern technology refers to the new technologies. Ito naman ay ang mga teknolohiya na naimbento sa moderno o mga bagong panahon na kasalukuyang ginagamit ng mga tao sa buong mundo. Nandyan ang mga TV, washing machine,
at mga bumbilyan. Ano naman ang innovation? Innovation refers to a change in an old technology by improving or developing it to a better and more efficient technologies. Ang innovation ay ang pag-upgrade ng mga teknolohiyang naimbento noong unang panahon. Halimbawa na lang dito ay ang TV na noon ay maliit na black and white lamang, na nagkaroon ng version na color TV at sa ngayon ay may mga tinatawag na tayo na light emitting diode or LED at kung ano-ano pang mga TV katulad ng flat screen. Nakuha niyo ba mga ALS learners? Magaling! Para naman may pagpatuloy ang ating talakayan, ay ating namang pag-uusapan ang mga teknolohiya na nagbibigay ng malaking pagbabago sa pamumuhay ng mga tao. Tayo na ating isa-isahin. Technologies that revolutionize the world. Number one, meron tayong tinatawag na wheel. Ito ay nadiskubre noong taong 3200 to 3500 BC. Before, people walked long distances just to get from one place to another. But with the introduction of the wheel, people were able to reach far places in shorter periods of time. Malaki talagang naitulong ng mga wheels na yan sa pamumuhay natin. Sa wheels na ito ay naipakita na nagkakaroon ng mabilisang transportasyon ang mga tao nung na-discover ang wheels ito. Kung dati, ang wheels ay ginagamit lang sa transportasyon, ngayon ay ginagamit na rin ito bilang sasakyan para makapaghatid ng mga produkto. Pangalawa, printing press. A printing press is a machine that hastened the process of printing books. Johannes Gutenberg, a businessman from Germany, is said to have invented the printing press in the early 1450s. Isipin na lang natin na kung walang printing press, malamang ay hindi magkakaroon ng mabilis ang produksyon ng mga libro sa ating mundo. Salamat sa iyo, Mr. Gutenberg. Pangatlo ay ang telephone na kung saan na-discover noong 1876. Alexander Graham Bell taught people who were deaf, so he was interested in sound vibrations or how sound bounces and travels. Bell realized that these vibrations can be turned into variations in electrical current that could be transmitted through wires from one place to another. Nang dahil dito ay mas napadali ang pakikipagkomunikasyon kahit tayo ay nasa magkaibang lugar. Nakakatuwa talaga, no? Kung noon ay umaabot pa ng buwan-buwan ang ating mga mensahe para lang may padala sa ating mga kamag-anak, ay sa tulong ng telepono ay madali na natin nakakausap ang ating mga kaibigan at mga kamag-anak. Pang-apat, automobile. Ang automobile ay na-discover noong 1900s. Nicolas Joseph Cagnot of France is considered to have been the first to build a true self-propelled mechanical land vehicle. His vehicle actually moved on its own. In 1769, Cagnot unveiled his model, a steam-powered vehicle which carried four passengers for 20 minutes at a top speed of 3.6 km per hour. Siguro kung hindi na-invento noon ang automobile, ay marami nang nalilate sa pagpasok sa mga eskwelahan at pagpasok sa mga trabaho ng mga tao. So salamat sa iyo, Sir Cagnot. Ang susunod naman natin ay ang television. Ito ay na-discover noong 1927. Television is the most popular way of people to get news and entertainment today. The first television didn't have any sound. Soon, black and white pictures were introduced, followed by colored pictures. So, si Philo Farnsworth is said to be the first television pioneer. Isipin natin ang television, no? Kung noon black and white at ngayon colored na at naglalaki yan, for sure lahat ng tao ay masaya dahil nakakapanood na tayo ng mga television at nakakakuha ng mga impormasyon galing sa iba't ibang lugar. Magandang imbensyon ang television. At ang panghuli natin ay ang computer. Ang computer ay na-discover noong 1945. The very first computer was introduced in 1945
named ENIAC, or the Electronic Numerical Integrator and Computer. However, unlike the most computers today, it took up a very large room and had its own air condition. Today, computers are en masse in most offices. In fact, computers are also used for studying and playing. Sa mga gantong panahon, ang pinakamagandang kakampi nating mga guro at mga estudyante ay ang computers. Madali natin nakukuha ang mga leksyon at madali din natin ipapasa ang mga answer sheets ng ating mga sinasagutan. Thank you sa iyo, computer. Ngayon naman ay ating pag-usapan ang mga benefits na naibibigay sa atin ng technology. Number one, technology had led to increased production and reduced labor. Sa tulong ng technology, mas napadali ang pagkatrabaho ng ating mga manggagawa at mas napadami pa nito ang produksyon sa kanilang paggawa. Nang dahil sa technology ay nagkaroon tayo ng maraming trabaho. Number two, technology has made leisure and play better and more enjoyable. Dahil nga sa tulong ng mga teknolohiyang ito, ay mas nakatipid ang mga kumpanya sa pagbibigay ng mga oras sa mga manggagawa na nagresulta naman ng madaming oras sa paggawa ng ibang gawain at magbibigay ng madaming oras para sa kanilang mga pamilya. Ito rin ang naging dahilan kung bakit nagkakaroon ng extra time ang mga manggagawa para matulungan ang kanilang mga katrabaho. Okay? Pangatlo, technology has sped up the exchange of information. Kung dati, linggo o minsan pa nga ay buwan bago dumating ang mga mensahe o liham para sa ating mga kapamilya at kaibigan, ngayon ay ang mensahe na nais natin iparating ay kaya na natin mabigay sa isang iglap lamang. Ang galing talaga ng mga nagagawa ng technology sa atin. Tunay nga naman na madami tayong nakukuhang benepisyo sa mga technology na ito. Ngunit, atin namang alamin ang mga negatibong epekto ng technology sa atin. Number one, environmental pollution. Nang dahil sa teknolohiya, madami din ang naapektuhan ng mga tinatawag natin na pollution. Naririyan ang mga water pollution na nagresulta sa irresponsabling paggamit ng mga pabrika. Namamatay ang mga isda at iba pang yamang tubig na kung saan tinatapon sa mga karagatan at iba pang anyong tubig. Pangalawa, depletion of natural resources. Ang pagkaubos ng ating likas na yaman. Halimbawa na lang ay ang ating langis na kinukuha sa iba't ibang panig ng Pilipinas na kung saan ay ginagamit bilang pampatakbo sa mga makina ng mga pabrika. Iisa lamang ito sa mga epekto na ating nararanasan sa kasalukuyan pagdating sa ating natural resources. At pangatlo, unemployment. Dahil sa papausbong na pagdami ng mga teknolohiya sa ating mundo, ay mas tinatangkilik na ng mga may-ari ng kumpanya ang paggamit sa mga teknolohiya kaysa kumuha ng mga manggagawa na nagre-resulta sa pagkawala ng mga trabaho ng madaming tao sa mundo. Iilan lamang ito sa mga negative effects na ating nararanasan pagdating sa teknolohiya. Okay? Ayan! Diyan nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw na ito. Ngunit, para masiguro natin na kayo ay nakikinig sa ating leksyon, ay magkakaroon tayo ng mga ikling pagsasanay. Basahin natin ang panto. Let us check what you have learned this day. Choose the correct answer from the choices and write it down in your paper. Are you ready, my IELTS learners? Tara na! Number one. Which one among the inventions below did not revolutionize the world? A. Computer. B. Horse carriage. Letter C. Automobile. Letter D. Television. Kayo ay may 5 segundo para sagutin ito. Ano nga ba ang ating answer para dito? Tignan nga natin. Ang tamang sagot ay letter B. Horse carriage. Dahil ang letter A, C, at D ay kabilang sa mga teknolohiyang nakapagpabago sa pamumuhay ng mga tao. Ngunit ang horse carriage ay resulta naman ng innovation ng ating automobile. Magaling! Para naman sa number two,
Kung noon, ang ginagamit ng mga sanaunang tao ay ang kartelya na mayroong pangkabayo sa panahon ng modernong technology. Ano naman kaya ang ginagamit natin? Meron kayong 5 segundo para sagutin ito. Ano nga ba ang ating kasagutan? Tignan nga natin. Siyempre, sa panahon ng kasalukuyan at modernong teknolohiya, ang ginagamit na ng mga tao ay ang mga kotse o cars at mga motorsiklo or motorcycles. Okay? Para sa pangatlo, technology enables workers to, letter A, increase their production, letter B, reduce the amount of labor, letter C, have more time for leisure, or letter D, all of the above. Meron kayong 5 segundo para sagutin ito. Ano nga ba ang ating kasagutan? Tara na't ating alamin. Very good! Ang ating answer ay letter D, all of the above. Ang sagot dito ay letter D dahil lahat ng nabanggit ay naaayon sa mga magagandang epekto ng teknolohiya sa atin bilang isang manggagawa. Magaling! At para sa pang-apat, kung noon ang ginagamit ng ating mga lolo at lola ay ang mga palo-palo o yung tinatawag natin na washing board sa panahon ng modernong teknolohiya, ano naman kaya ang ginagamit natin? Meron kayong 5 segundo para sagutin ito. Ayan, ano kaya sa tingin niyo ang ating kasagutan? Tara na't ating alamin. Alright, ang ating sagot ay ang washing machine. Sa panahon ng modernong teknolohiya, marami nang na-discover. At isa dito ay ang washing machine na nakakatulong sa ating mga nanay at lola para maglaba. O diba? Ito ang mga produkto ng modernong teknolohiya sa ating mga tao na nabubuhay sa modernong panahon. Okay. Magaling, magaling, magaling. Bigyan natin kayo ng virtual clap. At para sa ating susunod na slides, ay magbibigay ako ng isang kataga na aking babasahin. Ito ay sinabi ni David Wong, isang American philosopher, "New technology is not good or evil in and of itself. It's all about how people choose to use it." Lagi nating tatandaan, mga minamahal naming IELTS learners, na tayong mga tao ang gumawa sa mga teknolohiyang iyan. Huwag nating hahayaang tayo ang mapaikot ng mga teknolohiyang ito. Tayo ay may isip para tukuyin ang mga masasamang dulot ng teknolohiya. Kaya maging responsable sa paggamit ng mga teknolohiyang ito na meron tayo ngayon. Okay? At bago ko po tapusin ang araw na puno ng pagkatuto, ay nais ko kayong imbitahang panoorin ang lahat ng aming sessions dito sa DepEd TV Ito Live at DepEd Ito Live live streaming sa iba't ibang DepEd official platforms tulad ng Facebook, YouTube at sa aming channel partner sa TV. At huwag niyo pong kakalimutan mag-like and subscribe sa aming YouTube channel at i-share ang ating Ito Live video sa lahat ng social media platforms. Okay? Muli, ako po si Tutor Chadi, kasama ang aking magaling na mentor na si Tutor Lay, na mag-iiwan ng isang kataga. Kaibiganin natin si Rita, dahil kay Rita, reading is the answer. Salamat!